ni Father Cavading, sabi dito, the evil eyes is a human look believed to cause harm to someone or something else. So, it's an evil eyes, it's a human look. Titingnan ka lang, no? Bigla ka lang magkasakit, no? Tinignan ako ng aling iyan, nagkasakit na ako, hindi na ako, marami kong pasyente na gano'n. At ngayon, pag-usapan natin ngayon, ano ba itong evil eye? Dahil may in the Philippines, mabasahin natin itong aklat ni Father Cavading, dahil kalimitan, marami sa atin, hindi natin alam na biktima pala tayo sa evil eye. So pag-usapan natin itong evil eye. Ngayon mga kapatid, mas mabuti na pag-usapan natin itong evil eye. Ano ba itong evil eye? In the Philippines, para maunawaan natin. The phenomenon called usog can be readily considered a case of an evil eye. Ano ba itong usog? Albeit and intentionally, Fox believed that when a child or an adult is greeted or fancied by some types of people, including a pregnant woman in the naglilihi stage, symptoms of early pregnancy, strange food cravings, mood swings, morning sickness, etc., or hungry, gutom person, on the effect on the one that was greeted. May mag-greet sa'yo. Bigla ka lang mawala ng lakas. Bigla ka lang magkasakit. Yan po ang evil eye. Anong epekto nito after greeting was the feeling of being sick, stomach ache, or loss of appetite, or restlessness. Hindi ka makatulog, wala kang restlessness. So, walang sapat na pahinga, walang sapat na tulog. Then this is a case of usog, an evil eye. No? The folk medicine is for the one who was the cause of the usog. The folk medicine, yung mga albularyo, to wet their thumb with their saliva. So, gagamitin nila yung kanilang laway. And trace the sign of the cross on the part of the victim who experiences the pain. This is done while saying, Pariya usog. Usog, go away. Pariya buyak. No. Pariya usog. Usog. Evil eye. Yung usog is one of the concrete na example sa evil eye. Also, can also happen to animals and trees. Pwede pala. Pwede itong evil eye, pwede din, it is a, but by the way, it is a curse. When the victim of the usog is a tree, it will wither and die. Kung ang biktima nito ay kahoy, no, mamatay yung kahoy. In the effect is immediate and symptoms start to appear in a few minutes or hours. So yung epekto nito ay ilang minuto lang, ilang oras lang. Yan din ang mangyayari na bakit pulipuli bitog kasakit. Pagkatapos ko na sakit naman ako dahil na ito po ang hindi natin nabigyan ng importansya, no? Itong usog or evil eye sa mga tao na konektado sa mga psychic ability. Kung ang victim naman ay animal, when an animal has been the object of usog or evil eye, the animal becomes restless and able to eat, eventually dies. So, isa sa mga symptom sa usog or sa evil eye, kung biktima tayo, wala na tayong gana sa pagkain, no? The loss of appetite.
excessive yawning, hiccups, yung grabe na ubo na wala nang pagka ano, wala nang pagka galing, no? Vomiting, laging sumusuka. Fever, laging nilalagnat kahit umiinom na ng gamot. It is one of the symptoms that you are victim of evil eye. To counteract, so yung restless and able to eat eventually dies. So yung counter the effect of the evil eye or usog in the person, the prayers below are to be offered. There should be absolutely be no application of the folk remedy of using saliva by the person who caused the usog or by any other person or by any other superstitious or magical means. Exercise and blessed oil and holy exercise water are the only things to be applied to the body of the victims. So ito po, paano natin i-counter ito? Ito po ang dahilan na meron tayong mga sacramentals to protect us from the evil eye. Sa atin ay usog. Prayer against the evil eye of lust, malice, hatred, envy, and jealousy. Pwede din, no? Yung lust is related to gayuma, no? Malice, lagi ka lang puno ka ng bias sa mga tao sa paligid mo. Intensified the puot. Yeah. Intensified the inggit. And jealousy, pagsisilos. When animals and trees become victims and they are still alive, the curse is to be countered by cutting the unholy ties between the one that caused it and blessing the trees and animals using the prayer found in this compilation at the end of the prayer against Satan and the apostate angels by Leo, Pope Leo XIII. Exercise oil and water can be used on these irrational creatures as well. So pwede natin gamitin ang holy and exercise oil sa mga irrational creatures, yung mga hayop. So nandito po sa redactor's notes ni Father Cavading, sabi dito, the evil eyes is a human look but believed to cause harm to someone or something else. So it's an evil eyes, it's a human look. Titingnan ka lang, no? Bigla ka lang magkasakit, no? Tinanong ako ng aling iyan, nagkasakit na ako, hindi na ako, marami kong pasyente na gano'n, at ngayon completely healed sila because of the sacramentals of the church. The harm may come in a form of anything from a minor misfortune to disease, injury, or even death. Pwede pala, no? Injury, magka-injury tayo, magka-disgrasya, mahulog, no? Ano pa yung mga aksidente? And even death. The evil eye is essentially a specific type of magical curse. Ano pa itong evil eye? It is a magical curse. By the evil eye include as its roots in magical thinking and superstition. So ang cause pala nitong magical curse is the magical thinking. Yung mga may kapangyarihan, magical thinking and superstition, superstitious belief, no? Symptoms of illness caused by the evil eye include loss of appetite. Kung wala ka ng gana sa pagkain. So, kailangan pala natin na gagamitin natin sacramentals, the loss of appetite. Yan pala sa mga symptom. Hindi naman lahat, no? Pero kung biktima ka nito, ito yung mga effect. Excessive yawning. Lagi ka lang yawning sa ano? Nanghuyab, no? Nandighay, hiccups, ubo, vomiting, lagi kang sumusuka nung walang dahilan. Normal yung ano mo. Wala ka namang ulcer, no? Fever, nilalagnat ka lang ng kusa lagi, wala ka namang sakit na dengue, wala talaga. It is always best for the person to wear the sacramentals devoutly, like the medal of Saint Benedict, and live a life of grace and virtue. Ito na kailangan natin, live a life of grace and virtue. It affects most
especially those who have psychic openings, including children. So, mapiktuhan yung mga anak ninyo kapag open yung mga psychic ability nila. Makakita ng mga multo, makakita ng mga kahit ano. So, kailangan talaga i-close yung psychic power mo, psychic ability mo. If, nandito din, so sana nasa, meron kayong prayer of deliverance po. Yung aklat ni Father Sikia, meron din ka Father Nunet, nag-aalog po yun. sinusubukan natin na mag-produce ng Bisaya, mga kapatid. If any point during the course of the prayer or the session, the victim experiences a reaction or discomfort that is deemed to have been brought about by the prayer against the evil eye can be repeated until liberation is achieved. Other prayers of minor exorcism can also be used, including the Eastern Catholic prayer against curses and magic. Curses and magic. Ang ganda ng aklat ni Father Kabating, ito po. So, ginagamit po ito sa lahat ng mga exorcists sa buong mundo. At yung ano din ni Father Sikia. Noong isang araw, kahapon pala, no, may pasyente tayo from Daoist yun. Biglang sumigaw. Kahapon, well, nagbigay ko ng talk, no, sa mga tao dun sa office, almost 300 po. Ngayon is 225 ka mga tao, ang dami. Galing sa iba't ibang lugar, no? Nag-chat na sa atin si Ate Mayet na umabot ng 200. Kahapon is almost 300. Ngayon naman is, ngayon naman ay 225. So, ang dami mga kapatid. Yan ang i-interview, ating i-interview sa team natin. At pupunta ako mamaya sa mga launa, no, after sa live natin at sa after din sa ating ano, meron pa lunch. Yari mga kapatid, ito, no, marami palang nakita siya. Sabi ng nanay, nung nagpa-enroll kami nung isang araw, Father, dun sa paaralan, alam mo ba, Father, na marami ang sumasama daw sa amin. Maraming mga tao. Kahit wala namang tao dito. Inday, sabi ng nanay sa kanyang anak, wala naman akong nakita. Hindi mo sila nakita, nay, ang dami nila. So, punta tayo dun sa, yun po, no? Meron na sa mga naramdaman na kahit ano, no? Restless na siya, no? Yung psychic power, kailangan din natin. It affects most especially those who have psychic openings, including children. So, kung open yung psychic ability mo, yung third eye, makasense ka sa mga hindi katulad natin, i-close yan. Maging victim tayo sa evil eye, no? Anong gawin natin? Increase our knowledge, no? Increase our knowledge of the teachings of the church para hindi tayo madala sa mga maling aral, sa maling mga paraan, ng mga occultista, mga occult powers, no? Kailangan magkaisa tayo sa pag-aral ng ating mga paraan sa ating simbahan. Babasahin ko yung prayer, ha. Ito po yung piniprayer ko sa kanya, then sumisigaw na siya, no? Walang tutok pa ako, bigla lang sumigaw. Katabi niya yung tatlong madre, dalawang Agustinian at isang DML, Daughters of St. Paul of Lucca. Yun. Mga madre. Katabi nila, no? So, ang nangyari, mga kapatid, sabi ko sa mga, sa team ko, punyo ito. Dinala nila dun sa deliverance room at pinag-pray. At nung na-interview ko, biktima ito ng possible ng evil eye, after praying this prayer, no, prayer of liberation, O Lord our God, King of the ages,
Almighty and all-powerful who creates and alters all things. By your will alone, you change into dew the flames of the furnace in Babylon that had been heated 7 times. Dito, sumisigaw siya dito, no? After that, binuksan na yung mata niya. At sabi niya, Father, nawala na yung mga masamang pakiramdam ko, no? Possibly, diktibas na siya evil eye. Yan magamot sa doktor dahil hindi po yan natural illness, mga kapatid. Yung karamdaman mo, restlessness, hindi ka makatulog, hindi po natural medicine ang kinakailangan dyan. Sacraments and sacramentals po. Naintindihan ba ninyo, no? So, sa abot ng makakaya ko, ini-evangelize ko kayo using our Facebook, using our social media, punto per punto. Kindly subscribe po dahil isi-share ko po itong mga aklat, mga komentaryo ng ating mahal na mga exorcist na uuna pa sa akin. Para naman mag-guided tayo sa kanilang experiences at sa aral ng ating simbahan po. Alam nyo, yung babaeng iyon kahapon, Father, salamat po. Hindi ko na sila nakikita. Lahat ng mga karamdaman ko, yung katawan ko ay mabigat. Pero ngayon, okay na. So, makausap mo na siya ng matino. Nawala na din yung maraming mga tao. Sobra ko ng takot, restless. No? So, ang mga biktima nito, yung open ang psychic ability. Bakit naging open yung psychic ability ninyo? Dubli na yung takot ninyo, dubli na yung kaba. It is unreasonable doubt and unreasonable fear na bibigla na lang nalilitaw sa yung sarili. Yun ang feel mo eh. No? Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay sa ating programa po.